Kaya ganyan, this is Luisa po. Tuturuan ko po kayo dito kung ano pa yung next na gagawin para mapalaki nyo talaga si Paymoco. Okay? Maintindihan nyo mamaya, bakit si Paymoco? Ano ito? Paano ito gagawin? Yun po yung topic natin dito. Hindi po ito business presentation. This is the next step po na gagawin mo once na i-grab mo itong opportunity namin. Okay, now let's talk legalities muna kasi normal po talaga na maghanap ka ng legalities. Normal po talaga na takot ka, lalo na po nasunugan ka na, di ba? Yun yung term ng mga NASCAM, nasunugan. Now, para po patunayan sa inyo na legal po tayo, talagang paying po tayo since 2019 po. Na-conceptualize itong business na to noong 2017, nag-start yung programming noong 2018, then na-launch po noong 2019. Nandun na po ako before the end of 2019, hindi lang po ako matao kaagad-agad kasi po isa po akong mitikulosong tao din, isa po akong maniniguro din kasi nga iisa lang po yung pangalan natin, ha? Kasi kung masira po yung pangalan natin lalo na online, sira ka na po talaga, wala nang maniwala sa iyo. Kaya hindi ko talaga hatawin agad-agad yung opportunity pag hindi ko sigurado. So dito pa lang po mapatunayan niyo na talagang sigurado ito kasi humataw na ako, no? Kitang-kita yung pagmumukha ko sa YTC Earn with Luisa, ako po yun. So legal na legal po tayo, sinunod po natin yung batas ng Pilipinas, okay? Hindi po lalabas yung business permit po natin kung hindi kumpleto yung mga requirements. Kasi kung ikaw yung tipong taong negosyante, alam na alam mo na hindi lalabas itong permit na to kung hindi kumpleto yung requirements nila. And then, existing po yung Avalon Eco Farm natin na kung saan ang future plan talaga ng Avalon is from plant to product. Kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin sa product natin, dapat nakatanim, no, doon sa Avalon Farm natin. Ganun po siya. So, legal na legal po tayo. Ang scam po, hindi po tatagal ng 6 months, no? Hindi po siya tatagal ng 6 months. Bakit? Kasi maraming magrereklamo eh, no? Kaya talagang walang scam na tatagal po ng 6 months. Now, there is no such thing as easy money. Paano ko mapatunayan yan? Look at this po. May mga, maraming mga taong laging naluloko. Mayroon na naman ako nakitang no, isang araw na umiyak dahil 70,000 yan, natangay na naman, di ba? Kasi nga, naghanap kayo ng easy money. No, huwag po kayo maghanap ng easy money kasi talagang wala pong easy money. Now, these are bank, eto ha, sample ko lang po ito. Kinuha ko po sa Google ito, ano? Hindi ko gawa-gawa yan. Hindi ko yan create-create lang na in-edit-edit. Pwede niyo pong i-search ito agad-agad sa Google after this. Reality ito eh. Ang Bitcoin nga, ang increase niya sa isang araw, minsan 3 point plus lang, minsan 1 point plus lang, percentage yan ha. And then, mag-negative pa yan, mag-negative yan, negative 1, negative 2, negative 3, ganyan yan. Now, big crypto yung BTC, yung BCH, yung ETH, ayan po, LTC, yan po yung nilagay ko dito para mapatunayan na even big time na crypto po, hindi makapag-promise na everyday kikita ng ganun kalalaking, minsan tag 30% per day pa yung sinasabi ng ibang company, ano? Now, look at this po, big company ito, di ba? No, big company po yung bangko na yan. Hindi ko na banggitin, ano? Basta big company po yan. Nasa Google advertisement ganila yung na-screenshot ko, eh, no? Para hindi sila magalit. Now, ngayon, bakit ko in-screenshot ito? Makita po dito yung takbo, no? Yung takbo ng stock nila. So, kung nagsa-stock market ka po, even takbo ng mga malalaking companies, malalaking bangko, hindi po siya aabutin po ng 30% per day po. Look at this po. O yan, 3.37 po yung increase niya. Tapos for the past 6 months pa yan, screenshot ito ng 6 months. Ayan o, mag-up, mag-down, mag-up, mag-down, mag-up, mag-down. Hindi po yan talaga tuloy-tuloy yung pag-up. Kaya nga, malaking question po dapat sa'yo. No, bago ka mag-grab sa isang offer, magtanong ka talaga sa sarili mo dapat, paano sila makapagbayad ng daily na promise na malalaking interest? Big companies nga, mag-up, down, up, down, up, down, up, down. Diba? Ganun lang po siya, no? Ano na, no-brainer na yan eh. Dapat ikaw po mismo, hindi ka magpapaloko. Kasi wala pong manluloko kung walang magpapaloko po. Okay? So, kaya talagang careful na careful po kayo dapat dyan. Huwag kayong magpaniwala po na mayroong easy money na uupo ka lang at kikita ka everyday. Yung 5-6 nga, diba? Yung mga nagpapautang sa mga palengke na 5-6, 20% nga lang sila eh, no? Monthly pa, hindi daily. Okay, so yun lang po ha, careful po kayo dapat.
Now, let's talk about ano, trading naman, no? Difference of active trading. Kasi yung ibang ano companies magsasabi sila, ah, kami makaka-promise kami ng 30% daily kasi trading yung ginagawa namin. Now, ito po yung buong katotohanan po sa trading, ha. Ang difference po sa active trading tsaka yung buy and hold. Ito po yung active trading. Yan po yung super, super, duper taas po yung risk niyan. Bakit mataas yung risk niyan? Kasi may mga pairs yan sila. No, sample lang. Ang pairs na i-active trade mo is US dollar versus yen. Yen is Japan, no, na pera. Or di kaya kung dito tayo sa crypto, example lang, Bitcoin versus US dollars. Ganun yan. So, parang nagsusugal ka eh na example, ikaw, nag-buy ka sa US dollar, tapos ang tingin mo sa US dollar, pataas. Eh kung dito ka nag-buy, pagkatapos bumulusok pala pababa, panalo si yen. So, ang mangyayari yan, kakainin po yung pera mo. Yun yung active trading po. No, kaya maraming mga umiiyak sa trading talaga na paggising nila zero balance na, bakit kinain na pala? Kasi dapat yung trading buy low sell high eh. So pag mag-buy ka dito, panalo ka kasi tumaas. Yay, panalo ako. So mag-close agad ka sa trading mo kasi panalo ka na dito. Kasi what if kinabukasan mag-down na naman siya? Naku, talo ka na naman yan. Ganun yan eh. Kumbaga, in layman's terms, sugal po. No? Sugal po yung active trading na yan. Kasi tumaya ka lang po ng buy, sell. Ganun lang po siya. Okay. Now, bakit mas safe yung buy and hold? Kasi po, wala siyang kapares. Kumbaga, ikumpara natin sa negosyo na traditional. Like, for example, gusto mong magnegosyo ng bigas, no? Tapos, halimbawa, ngayon, yung bigas ngayon, halimbawa, bumaba siya, halimbawa, ng 20%. No? Example lang, instead na 1,000 per kaban siya, magiging less 20, magiging 800 na lang, parang ganun. So, mag-buy ka. Kasi mag-buy ka ng marami. Yun yung buy and hold. Mag-buy ka ng marami ng tag 800 per kaban. Pagkatapos, pag mag-up na naman yung presyo ng bigas ng 20% up, doon mo siya ibenta. So, yun yung buy, ipag-grow mo, tapos isell mo. Ganun yung buy, hold. Okay? So, walang pares dito. Hindi siya active, hindi katulad ng active trading na mayroong pair. Dito, hindi. Mag-buy ka lang ng low, pagkatapos wait ka lang, i-hold mo siya, tapos i-sell mo siya sa higher value. Yun yung mas maganda, itong buy and hold. Kasi hindi masyadong mataas yung risk dito. Ang risk lang nito, matatagalan yung pera mo. Like, for example, bumili ka halimbawa ng mali, no? Like for example, Bitcoin halimbawa, sabi ng iba, no, tataas yung Bitcoin, halos bumili ka, tapos biglang bumulusok, ano, kasi mayroong biglaang ano, gulo, no, sa ibang bansa. Apektado yung mga stock na yan, eh, no? So even Bitcoin apektado, so bumulusok na ganyan. Ang nangyari, hindi po nawawala yung pera mo. Mayroon ka pa ring hinold na Bitcoin, pero ang nangyari, bumaba siya, hindi mo lang siya muna ibenta. Medyo ang risk lang yan, tumagal yung pera mo. No, kaya nga huwag ka talagang mag-buy ng malaki na kasama yung savings mo, kasama yung panggastos mo sa bahay, no? Kasi bakit? Eh kung bubulusok niyan bababa, eh, wala kang panggastos sa bahay mo. Ganun lang po siya. So dapat ang ibili mo is enough lang na parang savings mo na kalimutan mo, tapos saka mo na lang ibenta pag tataas siya ulit. Ganun yung sa buy and hold. Okay, so yun yung ano dito. Kaya nga, ito po yung ano ko, papakita ko sa inyo, na talaga pong walang makapagsabi, even big companies po, walang makapag-promise ng 30% daily, 50% daily. It's impossible po talaga na ma-project nila na tutubo kami, kikita kami ng malaki, tapos pwede kitang bigyan ng ganito kalaking halaga. Okay, so ang iba nga yan, yearly, ang iba nga yan, monthly. Hindi pwedeng daily, no? Talaga hindi makita kung tataas ba ng daily. Now, ito yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon. This is only promotion, only until June 17 po. Medyo bintahan muna tayo dito, ha. Ang crypto-ram po namin is our crowdfunding sa Avalon Eco Farm na kung saan naka-blockchain powered po siya. This is our own crypto.
na kung saan talaga pong naka-powered siya ng, sa blockchain. Now, low pa po yung price niya ngayon kasi nasa selling part pa po tayo ngayon, no? Selling part. Sa company is selling part, sa customer is buying part, no? Buying pa po tayo ngayon kasi maliit pa po yung presyo. And then we have promo. Nasa 850 mo, explanation nito is iba po kasi training tayo ngayon. Advertisement lang ito. Sa 850 po, mayroon kang free na 1,000 realm. Okay? Again, only until June 17. For more info about this, kung gusto mong mag-buy ng realm ngayon, comment ka dyan sa baba. Follow mo itong page na to kung saan ka nakapanood. And then, i-message mo po yung taong may-ari ng page na yan. Why are we going to grab this opportunity? Yun lang naman ang laging ano eh, no? Kasi may mga tao ngayon na nawala ng trabaho dahil sa pandemic, hindi nakabangon pa yung business dahil sa pandemic. Maraming mga reasons, no, kung bakit maraming taong naghahanap ng extra na kitaan. Ano po talaga yung mga sinasabi nilang mga four quadrants na yan? Ganito lang po siya. Sa left part ng four quadrants na to are all small income na kung saan sorry to say, naging empleyado din naman ako and then nag self-employed din naman ako. Ang ano nito is yun bang umaasa ka sa sweldo, no? Aasa ka sa sweldo if ever na may sakit, mawalan ng sweldo kasi nga mag-absent, ganyan. So, hindi ka makalipad talaga ng gusto kasi nga kontrolado ng ibang tao. Now, yung self-employment naman, sasabihin nila, ay ako, may tindahan naman ako, ganito naman yung ano ko, business ko, ganyan. Makukonsider po na self-employed ka kung skill mo yung inaasahan ng income mo. So, like for example, sample ko lang engineering ha, sorry po sa mga engineering, sample ko lang po. Example po, engineer ka, pagkatapos wala kang ang boss, no? Wala kang ang boss, may sarili kang schedule lang sa sarili mo, kumukuha ka ng mga contracts, no? ng mga bahay na magpaano sa'yo, magpa-design sa'yo, etc. Self-employed pa rin po yun. Bakit? Hindi ka makapag-bakasyon na may income ka, no? Kasi nga, sarili mo kung wala ka, walang income, ganun na po yun. So, example, mayroon kang tindahan din, tapos ikaw yung tagaluto. Pag wala yung luto mo, walang paninda, parang ganun. So, even business po yan, self-employed pa rin yan, kasi skill mo lang yung inaasahan. Okay, kailan ba magiging maganda yung nasa right side na quadrants? Pag business owner ka na kung saan kahit tulog ka, wala ka, nagbakasyon ka, hindi ka pumasok, mayroong negosyong umaandar pa rin sa iyo. Like for example, maraming mga engineers po na may sariling construction company. So, even wala siya, magbakasyon siya, mayroon siyang mga pinapasweldo ang ibang engineers, no? So, mayroon ding ibang, like for example, dentist na kung saan mayroon siyang sariling dental clinics na kung saan mayroon siyang mga co-dentist na kahit wala siya, tulog siya, mayroon doong tatao, no? Mayroong mag-serve ng mga customers niya. Yun po yung matatawag nating business owners. Okay? Now, ang pinakamalaki talaga sa quadrant na to, itong investors. Kasi hindi pwedeng sabihin natin investor tayo, like me ha, kahit na mayroon na akong mga stocks, mga ganyan, ko pa rin makonsider ang sarili kong investor ako. Bakit? Millions po dapat ang investment mo dito. Money works for you. Yan po yung totoong investors. Yun bang kahit wala ka, tulog ka, namasyal ka, hindi mo pinakialaman yung ano mo, investment mo, tumutubo pa rin, yun yung pong totoong investors. Okay? So, nandito po sa fourth quadrant po yung target natin. So, if ever po, ang malaking why po dyan, ikaw lang po yung makakasagot niyan. Ha, kasi hindi kita kilala. Hindi ko alam kung mayaman ka na pala o di kaya talagang may freedom ka na sa time mo, ikaw po yung makakasagot. Yun bang income mo ngayon, pwede pa rin magka-income ka kahit wala ka, kahit tulog ka, kahit nag-travel ka, na kung saan may future talaga even hanggang sa apo mo, apo sa tuho, di ba? Yun yung dapat eh, no? Dito banday. No? So, kung hindi ka po kontento dyan sa ano mo, mayroon pa rin kulang, no? Mayroon pa rin times na hinahabol ka ng mga expenses, hinahabol ka ng mga bills, no? Kulang pa rin talaga, no? So, ikaw po yung makasagot niyan. Dapat po palalimin mo po yung why mo, ha? Ikaw kasi yung makakasagot niyan, eh. Not for yourself na lang po, for your family. Okay? Ganun lang po siya. Ano pa yung kailangan mo? It should be the right opportunity. Now, this is our Avalon Eco Farm. Yan po yung Avalon po natin. Diba? Super, super ganda po. And it's our crowdfunding po for our Crypto Realm.
na kung saan dyan po manggagaling yung value ng anong cryptogram po natin. The moment po na marami ang mga turista na darating dito sa Pilipinas at mag-boom yung ano, yung Avalon Eco Farm natin, lalaki po yung value ng realm. So, yan po, be our Paymoco partner po, earn with us, yun lang po siya. Now, ang maganda kasi, right timing tayo ngayon eh, kasi po, maliit pa po yung value ng realm natin. Okay, kasi po, selling pa po tayo, hindi pa po naubos yung supply. Alam nyo yung supply and demand, no? Supply and demand. Pag once sa maraming supply at kulang pa yung demand, maliit pa po yung value niyan. Pero the moment po na paubos na yung supply at tataas yung demand natin, doon na po tataas yung value ng crypto realm natin. Okay, so you will be enjoying freedom talaga while young, no? Kung bata ka pa, talagang grab nyo po yung opportunity. Now, we have some proofs here na kung saan hindi po lahat ng proofs ito nandito. Di ba? Yan lang po yung cash siya dito. And this is my own proof po na kung saan naibulsa na po yan. Imaginin mo yan, ha? Naibulsa na po yan. Na-enjoy ko na po yan. And then, ito yung some of the proofs po sa team natin. Ito naman yung withdrawal process, di ba? With ED process, meaning naibulsa na nga, no? Ay Maria Luisa Caballes. Yan po yung amount requested. After 5 minutes po, pasok sa bank account mo. Ito sa team natin. Ayan. And then, ito po yung hitsura, no, ng wallet natin. Na kung ano po yung laman ng balance dyan, mawi-withdraw mo po yan. Even daily po, no? Daily cash outs po tayo dito. Anytime, no? Yun po yung ano yan. Hindi tulad tayo ng ibang companies na mag-wait tayo ng schedule. Dito hindi po. Now, why focus? Kasi maraming mga tao, bakit ako mag-focus? Eh, yung nga malalaking kumpanya, mayroong iba't ibang business, di ba? Lagi nilang in-example, yung nga may mole, mayroon pang, di ba? Mayroon pang banko, mayroon pang insurance, etc., etc. Okay, ito po yung explanation ko sa inyo. Why focus? No? Meaning, ito yung nakuha ko ng meaning sa, ano, sa internet. Follow one course until successful. Hindi pwede po yung ano, kasi look at this, no? Hindi ko mention yung name ng tao, ha? Nakita naman natin talaga yung may-ari ng malaking mall na yan na sinabi nila, no? Hindi naman niya sinimulan agad yung bangko hanggat hindi po sumabog yung mall niya. So, finocus muna niya yung mall niya, pinalaki ng husto hanggang sa bumili siya ng bangko, hanggang nagkaroon siya ng insurance, etc. Ganun lang po siya. No, even other negosyante, like yung sa, ano, sa aeroplano, di ba? Hindi naman siya agad-agad na nagkaroon ng maraming businesses. Finocus muna niya yung ano, isang negosyo bago siya nag-open ng another business. Ganun po siya. Kasi you cannot serve two masters po. Hindi talaga pwede yung ganyan. So, pag once na nakuha, nakita mo na yung isang opportunity, focus, palakihin mo. Kasi, how are you going to become successful kung hindi ka makafocus dyan ng mga new customers? Hindi mo nakita yung vision. Wala kang strategy na inaayos. Din walang analysis, etc. No? Ganun lang po siya. Hindi mo talaga siya maano yan. Hindi mo mapalaki yung isang bagay kung hindi mo siya i-focus. Okay, kasi pasensya na po, sorry to say, hindi talaga lalaki yung kaliwat kanan, harap at likuran, mayroon kang iba't ibang mga ginagawa. Impossible po yan. Hindi mo mapapalaki ang isang negosyo kung hindi mo siya trabahuin ang gusto. Okay, now, work smart versus work hard. Ang dami naman nating mga example sa working hard eh, no, na hindi talaga umangat yung, ano, yung buhay. Ang dami po, even nga yung naglalako, yung mga vendors, diba? Working hard naman sila talaga eh, no? Kaya lang, walang plan, no? Walang tamang opportunity. And then, walang focus. No, so dapat working smart po tayo dapat, no? Kung ano yung decision mo sa isang opportunity, yun yung i-focus mo at yun yung gagawin mo. And we can do this talaga easier compared to offline because we can automate our business. Ganun lang po siya. And then I am teaching how to automate. Now, this time, why Paymoco? Bakit sa dami-daming opportunity? Ang dami po talagang opportunities, no? Hindi ko naman sinabing ang Paymoco lang eh. Ang dami pong opportunities. Pero ito lang pong ano masasabi ko sa inyo. Kung ano pong opportunity na unang nakita mo na dyan ka pwedeng umaman, yun po yung i-focus mo. Huwag ka na pong maghanap pa ng iba muna. Habang hindi mo pa pinalaki yung isang bagay, huwag ka nang lipat ng lipat. Kasi ang mangyayari niyan, wala kang matatapos. Okay? Now, why Paymoco? Because it's very legal and very stable po. So, nakita niyo naman kanina, no, kung ano yung legalities natin at kung ano yung stability natin.
Now, why PayMoko? Number two, it's smart system po. Specific, measurable, attainable, realistic, tapos ang time-bound nasa kamay mo po. Hindi mo maset yung time-bound po yan. Kung kaliwat kanan, harap at likod, mayroon kang ginagawang iba. Okay? So, ang time-bound po nasa kamay mo po at kayang-kaya mo pong gawin yung time-bound na yan dahil nasa tamang system po kayo. Very smart. Now, to give an idea sa mga tao, this is only one way of earning money kay PayMoko. This is our 7x7 Unimatrix na kung saan pag i-build mo po yung team na yan, anytime po na may papasok dito within your 7 levels, you will be earning money. So, the moment na i-multiply mo to times 12 pesos each, tapos may technique pa dito na pwede kang kumita ng double. Kahit na ito lang hindi double ha, you will be earning 11,529,588 sa isang kitaan pa lang po yan. Imaginin mo yan. Now, to learn more po sa system ni PayMoko, go to Earn with Luisa, YTC. Andun po yung lahat yung iba't ibang mga kitaan natin. So, for now, dahil special training ito, hindi ko i-detalye yung system ni PayMoko. Basta, it's very smart. And then, all you have to do after joining, lalo na ngayon na mayroon tayong papromo na 850 for 1,000 crypto RAM until June 17, sabayan nyo na po yung sistema natin na yan. Kasi sayang po yung opportunity. Okay, and then I'm here naman to guide you. Now, then set up after na mag-join ka, set up your automated system na kung saan with me also may guide po tayo how to set up. Kasi we will maximize po online marketing. Kasi ang online po, marireach mo buong mundo. And promote your business talagang to get leads. Kasi yung iba talaga, ano, mag-join, pero walang promotion na ginawa. We need leads po. Okay? Kasi even business nga, even traditional business, mangangalabit ngayon sa mall eh na, oh, free taste, di ba? Mga pa-promo ng ganyan. Leads po yun. Prospects po yun. So, paano lalaki yung negosyo mo kung wala kang leads, kung wala kang prospects? So, you have to promote. Okay, now, set goals lang, analyze results, adjust, apply. Ganun lang po siya. Hindi yung mag-set goals ka, analyze results, walang resulta, lipat sa kabila. Kasi nga, wala, hindi company po ang problema pag once lipat ng lipat ka, ang problema po ay ikaw. Kasi kung ang company existing, ang company nagbabayad, ang company legal, ang company nakatayo, tapos wala kang resulta, ibig sabihin po niyan, yung ginagawa mo po ang mali. Ikaw po yung mag-adjust, mag-change. Change is pain. Pero hindi yung palipat-lipat, hanap ka naman sa kabila. Naubos na mo na lang ang lahat ng mga opportunity online, wala pa rin nangyayari sa'yo. Bakit? Attitude mo po ang problema, hindi po yung kumpanya. Okay? Ganun lang po siya. Then, after adjustment, apply. Ganun lang po. Now, let's automate your business. The moment na mag-join ka sa business natin, i-automate po natin siya, but with your little effort kung hindi ka mag-paid ads. Create your sales page. Then promote, it's either paying paid ads or manual advertisements. Paano yung manual? Posting daily, invite followers. Kailangan paramihin mo yung followers ng page mo para mayroon kang visitors. And then the moment na interested siya, they will send messages, may i-click sila na button, mag-talk to human. Trabahuin mo lang itong naka-automate. And then target is to keep and close sale. Ganun lang po siya. So paano natin ma-keep and close sale? It's either sa GC, sa group pages, sa YouTube channel, sa sales pages, sa trainings, ganun lang po siya para maka-decide sila and we will motivate them to join us. Ganun lang po. Okay? So andito naman ako to help you and to guide you as long as willing ka to learn and willing ka to take action. So for now, join us. Kasi po wala pong mawawala sa inyo. Okay? Talaga pong ang dami na po namin natulungan dito. And then every Saturday po, we have our webinar at 7 p.m. Via Google Meeting. So pwede kayong makapagtanong doon.